Sunday pa lang ngayon, kaya last 10 pa lang, ginising na kami ni Mama para kumain. Luto daw kasi siya ng nilaga dito sa third floor namin. Dito nga kami kakain ngayon, nang maarawan din daw kami. Obvious nga kay Shell na kailangan na niya ng araw dahil namumutla na nga siya. Huwag kang magagalit. Ang galing nga nito ni Mama kasi yung mga petche na tinatanim niya, ito na uulam na namin ngayon. Para nga din makatipid sa gas, dito rin si Mama nagluluto gamit yung mga tirang kahoy sa bahay. Ito nga pala yung itsura ng farm/garden ni Mama dito sa itaas. Medyo magulo kasi nagagatong si Papa. Pagkababa ko nga si Luna, agad yung nilaro ko. Ayan nga at lumalaban pa. Pagkatapos to, nagilamo sa toothbrush naman ako. Rekta kasi galing higaan, kumain kami agad. Naligo na rin ako pagkatapos nung kasi balak namin magsimba. Bumalik din naman ako agad sa CR para magkuskus ng sahig. Nung natapos nga ako doon, naisipin ko naman mag-skincare. Balik yung gamit ko nga dyan is yung Fresh Skin Lab Tomato Glass Skin. Ginagamit ko dito is yung toner, serum at yung sunscreen nila. Pangalawang bote ko na nga sa mga to kasi feeling ko nahiyang yung mukha ko sa kanya. After noon, nag-makeup na din ako. Bali dito ako sa sala nag-aayos dahil wala kaming matinong salamin sa ngayon. Ito nga yung finished product nung pagkatapos ko mag-ayos. Medyo sabog pa ang buhok kaya sinabi ko ito na yung susunod ko, yung buhok ko naman. Bilang kulot nga ang buhok ni ate girl, kailangan natin ng argan pati oil. Na rin leave-in conditioner para hindi sumabog ang buhok natin sa labas dulot ng humidity. Hindi na nga malaman ang lagay ng kamay ko sa sobrang lagkit. Na-apply ko lang din siya evenly tapos sabay scratch na rin para mas maging okay yung kulot niya. Maya-maya pa ay gumayak na ako at ayan, paalis na nga kami. Nag-ipit na lang ako ng buhok at naka-white shoes ako ngayon para mas cute, diba? Mga 3:30 nga umalis na kami ng bahay tapos pumunta na kami dito sa terminal. Nagpa-special na lang kami kasi baka matraffic kami. Buti na lang din di kami na-traffic sa may Barkadahan Bridge kasi dito talaga kami magtatagal if ever. At ayun nga, saktong alas 4 kami dumating dito sa may simbahan. Sakto lang din kasi kakaumpisa lang kumanta ng choir. Wala na kami nadatna ng mga upuan kaya dito na lang kami banda sa dulo. Ang ganda nga ng message ni Father sa homily niya kanina. About kasi siya sa mental health tsaka sa mga bata. After ng misa, may nakita pa nga kami mga ibon. Isang tumpok sila at para nga sila naglalaro. This week nga ay back to school na itong dalawa kong kapatid. Kaya naisipan din namin dumaan dito sa Nova para bumili ng mga gamit nila. Kasama pala namin sila Papa pero si Papa hindi na pumasok sa loob. Nung makapasok nga sa sapatos ako agad din nalang ni Shelo. Ang ganda ng mga quality ng mga sapatos nila dito. Tapos 200 hanggang 250 yung price nila. Napatingin naman ako ng mga salamin kasi wala ako na ito sa kwarto ko. Kumuha ko ng notebook tsaka sticky notes para sa work ko tapos yung hook para naman sa kwarto ko. After 30 minutes ay nagbayad na rin kami. Kinuha ko na nga yung salamin tapos nag-ano lang ako ng medyas, wipes at tissue for personal hygiene. Hindi ko na na-videohan pero pinadala na lang namin kila Mama yung mga bit-bit namin. Tapos sumakay na rin kami. Pagdating namin ng palengke, kala namin bukas yung paper and more pero hindi na pala kaya nag-7-11 na lang kami. Natawa nga ako dito kasi akala nila may sunroof sa loob ng rep. Ayun, magagawa kang sunroof. Tapos ito nga pala kaming tatlo. Lagi kaming nalabas nito kapag may budget. Siyempre pag wala, Netflix na lang sa bahay. At ito nga kinuha na nila yung order namin. Dahil bro kami, dalawang sisig at isang giniling ang in-order namin. At dahil may tuhog sa labas, bubili na rin si Shelo ng pritong atay. 5 piso yan, isa kaya 4.20, tag-isa kami, tas hati na lang kami sa isa. After nun, kumain na rin naman kami. Nakalimutan ko na kung ano yung pinag-usapan naman dyan, pero tawa kami ng tawa. Sobrang excited nga, binuksan na ni Shelo itong sapatos niya. Ang saya niya kasi para dong original yung sapatos na napili niya. Tapos maya-maya, kakascroll niya, nalaman niya na achiever pala siya sa course nila ngayon as freshman. Happy yarn! Naglalakad na nga kami pa uwi na sira ang palitong sapatos si Angge. Tinulungan na nga ni Shelo kasi hindi niya alam paano ikabit ulit. Bago nga kami umuwi ay nagpicture-picture muna kami dito. Tapos sumakay na lang din kami ng tricycle para makauwi na. At ayun lang para sa araw na to. Sige, scroll ka na ulit.